So mga tol, matapos nga po mabigo si Paul Butler na makuha ang pagiging undisputed world champion sa bantam nang talunin siya ng monster ng Japan na si Naoya Inoue sa round 11 via knockout, nagbabalak na nga po magretiro sa boxing si Butler. Anya na ito mga tol, hindi daw niya alam kung babalik pa siya matapos makaranas ng talo sa isang world title unification. May edad na daw kasi siyang 35. Kung babagsak daw siya sa ranking at babalik sa panimula, mahihirapan na daw siya makakuha ng world title shot. Kaya iniisip na lang niya na magretiro na lang sa boxing. Okay naman din daw ang nagawa niya sa boxing mga tol. Naging 2-time world champion naman daw siya sa bantam. Na ibahagi naman ni Paul Butler sa the ring ang pagkatalo niya sa kamay ni Inoue. Pinagmamalaki pa nga neto mga tol na bagamat tinalo siya ni Inoue, hindi naman daw siya natulad sa mga nakalaban dati ni Inoue na hindi daw tumagal sa laban. Katulad na lang daw ng mga kalaban ni Inoue si Jamie McDonnell, Nonito Donaire Jr., Juan Carlos Payano. Lahat daw yan mga tol, hindi daw tumagal kay Inoue. Samantalang siya, umabot pa daw ng hanggang round 11. Pagmamalaki pa ni Paul Butler, hindi naman daw niya naramdaman na malakas talaga itong si Inoue. Yung mga nabanggit daw niyang pangalan na pinataob ni Inoue na maaga, kung mapapanood mo daw si Inoue, akalain mo na malakas at kinakatakutan. Maging siya, yun din daw ang nasa isip na napakalakas ni Inoue. Pero nang makaharap na daw niya ito mga tol, hindi man lang daw nanginig ang tuhod niya sa suntok ng hapon. Tingin niya, frustrated pa nga daw itong si Inoue dahil hindi daw siya nakuha na maaga. Kaya nga daw nilalagay ni Inoue ang kamay niya sa likod para painan siya at sumugod at hinihintay siyang magkamali. At kapag nagkamali daw siya, doon daw siya tatapusin ni Inoue. Ganun pa man, nagbigay naman ng magandang salita itong si Paul Butler kay Inoue. At sinabi nito na si Inoue daw ang Canelo Alvarez ng bantamweight division. So marami nga po ang nadismaya kay Paul Butler sa mga pinagsasabi niya. Maraming mga fans ang nagsasabing nagpapalusot lang daw itong si Paul Butler. May mga nagsabi, paanong hindi daw siya nasaktan ni Inoue, e tumiklop nga daw siya sa round 11. Bukod yan, paanong hindi daw siya mananakout ng maaga? Halos puro takbo at cover lang daw ang ginagawa niya para hindi daw siya tamaan ng solid shot ni Inoue. May mga nagbibiro naman mga tol at sinasabing sayang dahil isang round na lang daw makakaligtas na daw sana siya kay Inoue at hindi daw sana matatalo via knockout. Kung unanimous lang daw sana ang naging resulta ng laban, maraming maniniwalang hindi daw monster itong si Inoue. Sa kabilang banda naman mga tol, sinabi nga po ng trainer ni Vincent Astrolabio na si Coach Nonoy Neri na kung sakaling si Emmanuel Rodriguez ang makakalaban ni Astrolabio sa isang title shot, kayang-kaya umano ito talunin ni Astrolabio. Yan po ang payag ni Coach Nonoy Neri sa YouTube channel ng Play It Right TV sa pangunguna ni Kenito Henson at Dayang Castillejo. Dagdag pa ni Coach Nonoy Neri mga tol, matagal na daw niyang pinag-aaralan ng estilo ni Rodriguez. Nakita na daw nito noong lumaban ito kay Gabalyo, counter puncher umano ang estilo nito. Ngunit hindi daw ganun ito kalakas, so kung ganito daw ang estilo ni Rodriguez, ipipressure daw nila ito. Madali lang daw para kay Astrolabio na makuha ang panalo. So anong masasabi nyo dito mga tol? Hanggang dito na lang, Merry Christmas and Advance Happy New Year!